Bad news at good news, the Beast Calvin Abueva nagtamu agad ng dislocated thumb sa ikalawang araw ng practice ng Gilas Pilipinas. Kilalanin na rin ang mga rookie na nag-stand out sa naganap na draft combine. So kahapon nagsimula na nga ang unang araw ng PBA draft combine kung saan sa 128 applicants, 14 doon ang hindi nakapag-participate, kabilang na nga itong projected first rounder pick na sila Stephen Holt, Xavier Lucero, Brandon Bates, Kit Datu at Luis Villegas. Ayon sa balita, nagpaalam si Stephen Holt na hindi makakapunta sa dalawang araw na draft combine due to family matters, habang itong si Xavier Lucero at Luis Villegas naman ay nagpapagaling pa sa kanilang ACL injuries. Pero bukod sa mga nag-skip, ilan sa mga kilalang player naman ang present sa draft combine, tulad na lang nitong si Richie Rivero, Shani Winston, Fran Yu, Ken Taffin at itong MPBL star na si Kit Jimenez. Well, lahat ng yan sumalang sa skills test, pero bilang lang ang nag-stand out kung saan dalawa ay galing sa San Sebastian Stags na sila Kenneth Villafando at Rin William Bing. Nanguna si Villafando sa 3-quarter court sprint with 2.81 seconds, habang si Yambing naman nagtala ng 34.5 inches, pinakamataas sa lahat ng sumalang sa standing vertical leap. At yung inaakala niyong pinakamataas na daw na nagawang vertical jump ni Sean Jackson kahapon, tinalo pa ni Larry Arpia na nagtala ng pinakamataas na max vertical leap na 43 inches. Bukod dyan, nakuha naman ni Alwin Margallo ang fastest time na 11.53 seconds sa lane agility test. Pumapangalawa lang itong si Richie Rivero na nagtala ng 11.71 seconds. Pinangunahan naman ng Barangay Ginebra 3x3 player na si Kim Aurin ng reaction test matapos magtala ng perfect 100%. Kasama niya dyan itong sila Jose Carlos Cular, John Gabat, itong Lyceum standout na si Enoch Valdez. Well, ngayon ang huling araw ng draft combine bago ang pinakaabangang PBA draft sa September 17, kung saan magkakaroon ng orientation ngayong umaga at sasalang naman sa 5-on-5 mamaya ang mga applicants. So kulang-kulang dalawang linggo na lang at muling sasalang na naman ang ating national team dito naman sa Asian Games, kung saan kahapon naganap ang ikalawang araw ng practice ng Gilas. At still 12 players pa rin ang umattend sa practice, including na nga itong sila Justin Brownlee, Angelo Kwame, Jason Perkins, Calvin Abueva, Muala Tautua, Stanley Pringles, Kari Thompson, Chris Newsom, Terence Romeo, Calvin Optana, Junmar Fajardo at Japit Aguilar. Still wala pa rin si Pugoy na nag-aayos ng medical issue, pero ayon kay Coach Tim Cone, once na maayos yun ni Pugoy, siguradong makakapasok pa rin ito sa final lineup, dahil lang magsisilbing 13th month o reserve player ay itong si Stanley Pringle. Pero nakabinbin pa rin ang status ni Abueva at Perkins kung papayagan ng Asian Games na magkaroon ng special replacement ng Gilas kay Roser at Malonzo na may injury. Bukod dyan, tila may pumipigil pa sa muling pagbabalik ni Calvin Abueva sa Gilas, dahil kahapon sa kanilang ikalawang practice, na-dislocate ang thumb o hinlalaking daliri ni Calvin Abueva. Ayon sa report, na ibalik naman daw agad ito at na-applyan ng first aid during practice. Namamaganga lang daw ito at hirap na humawak ng bola ayon sa kanyang agent na si Boss Danny Espiritu. Pero sabi nga raw ni Abueva at malayo naman sa bituka, tatalian nga lang daw niya yon para makapaglaro muli. Sa muling ibinigay na pagkakataon kay Calvin upang i-represent ang Pilipinas sa Asian Games, heto't kahit na-dislocate ng daliri, all-in pa rin daw at andito pa rin daw siya para lumaro sa ating national team. Nga pala, ihabol ko lang mga bro, buka September 14 sa PhilSport Arena alas 4 ng hapon magkakaroon ng public free viewing ang Gilas Pilipinas. Bubuksan ang arena para sa mga gustong pumunta at mapanood ang joint practice ng Gilas men's at women's team. This video sponsored by Epoch Game, bagong play to earn mobile app na pwede kang kumita up to 200,000 pesos every month. Mas pinaraming choice of games na napakadaling laruin, including itong Color Game at Dragon Tiger. Mas pinadali pa at pinabilis ang cash in at cash out through GCash. At through commission naman, tulad ng sabi natin, maaari kang kumita ng 10,000 hanggang 200,000 pesos every month. Kaya ano pang hinihintay nyo mga bro? Nasa comment section ang link, gamitin ang ating referral ID at i-download na itong Epoch Game.